Hi, we are from Abenir KALIS system, and right now we are going to discuss about certain techniques that we have done. These are real-time techniques that we try to apply. Inalam namin kung talaga magagamit namin yung mga pangkaraniwan na mga pinapractice namin lagi-lagi sa training. Kaya gumawa kami ng mga scenario. So, tingnan natin ito. So, yung unang ginawa nating scene. Okay, so andito tayo sa kalye. Naglalakad ako. Ito yung attacker si Normaan. Unang attack niya, ayun. Okay. So, kung napansin niyo, anong dahilan ba't hindi ko natin dali? Bigla, fatal kagad yung ano. Ang ganda kagad yung unang pass, unang ano, entrada ni Normaan. Oo. Maganda sa pakal na ano, na grip. Although ang aim ko talaga dyan ay katawan. Talagang ang tendency niya pataas. Lalo ko nagde-defend na yung ano. Kaya nga yun, bigla ako nung ano unang strike mo. Hindi ko siya namalayan na sa mukha kong ama eh. Ano ka agad eh, fatal ka agad eh. So, nung naramdaman ko na yun, sabi ko, wala na ito. Pointless na ituloy ko pa. Dahil ano na eh, hindi na uubra eh. Okay, so let's move on to ano. Scene 2, bit sa gilid ng kalye, at eto umatak, ayun, medyo nadepensahan ko na. Okay, nagkaroon tayo ng exchange dito. Ayan. Wala, hindi magkaroon ni Normaan yung ano? Ayun. Nakalipat. Ayan, nung nalipat ni Normaan, ayun, medyo marami na akong tama dun. Okay. So, may slash pa sa leg yan. Okay, considering na ganito nangyari, ano yan eh, it's either na by adrenaline, pwede mo mang matuloy, or pwede hindi na rin. So, kung ano man yung ginawa ko dito, ano na lang yan, out of yung adrenaline ko na lang dito, para magawa pa ng technique. Pero sa tono, medyo mahirap na yan. Baka hindi na nga umabot dun. Kailangan na pagkarapuruhan. Pero tumagal, kasi yung quick reaction mo para makasurvive. Yung malaking factor. Pwede mangyari yun. Although, sa tingin ko, kung tinamaan ako ng vital shot dun sa kidney. Pero yung start sa, ano, sa mga simulang ano, sa, ito, nalak mo naman effectively yun, ano, yung mga first few seconds. Pero ayan, may mga tama talaga ako na ano yun. Ulitin mo, balik mo dun. Balik mo dun. Ayun. Meron dyan sa liig. Sa tagi dyan sa liig. Medyo... Siguro hindi ko na naramdaman masyado. Naka-focus na ako sa gagawin ko. Pero kung sa realidad, baka hindi na ako umabot din sa punto na 'yan. Okay. So ano man yung ginagawa ko rito? Ano na lang ito? Dahil adrenaline na lang nung ginagawa na exchange. Pero in reality, baka wala na 'yan. Pero sa in reality, kung naka-armbar siya tapos naka-knife pa rin. Pwede pa akong kumayod sa kaa. Sa legs. Ayun nga yung worry ko niyan eh. Baka ang problema diyan ang agigipit na nung armbar. Ang sakit. So pero in a realistic scenario, 'di ba? Hindi kahit ipagkabig binigyan niya na 'yon, hawak pa rin yung knife eh. Doon pa rin yung threat. So ano ito? Open to interpretation na lang ito. Kung ano yung magiging conclusion. Pwedeng mag-succeed hanggang doon, pero after that siguro nabalian ko man siya ng kamay. Pero pagka sabihin natin sir, effective na 'yon, ano, effective yung armbar. Ano ba 'yon? Ano ba yung magiging risk sa iyo? Sabihin natin kunwari binigay niya na yung kanan niya, pero hawak pa rin. Actually, after that patay pa rin ako. 'Di ba? Kasi nabalian ko man din ng kamay. Pero yung mga previous na tama niya sa akin. So malamang ako yung buhay diyan. Oh, 'di ba? So ganoon ang ano nila, ang outcome nito eh. Not unless kung kinuha ko yung kutsilyo, pero hindi ko naman kinuha eh. Nasa kamay niya pa rin. Check natin yung attempt 3. Okay. Same scenario, lakad ulit. Ayan. Okay. Ang ginamit naman dito ni Normaan na pag-attack ay yung ano eh, saber grip hold. Okay, so ayan, okay. May mga konting ano, tama. Ayun, yung mga tama ko ito sa ano, sa tagiliran. Pero parang ano lagi nakakadali sa'yo, sir, pagkain na eh. Yung pagka nag-switch na ano, switch grip na. Yung pagpalit nung ano, nung weapon hand.
weapon hand. So malaking factor pa rin, eh, no? Kapag yung attacker mo mabilis na mag-switch ng weapon from ano, dominant hand dun sa kanyang ano, weak hand. Kahit yung weak hand niya magiging ano pa rin. Magiging lethal pa rin. So kasi ang nakita ko dito, yung tama niya sa akin, ulitin natin na dito. Yung angle lang, yung lipat. Hanapin natin kung saan ako banda medyo ano, tinamaan. Ayan. So ayan, nilipat niya. Okay, nahawakan ko pa rin. So andun ako sa kamay niya. Ayan, yung tama niya sa akin dito sa tagiliran ulit. And again, dito sa ano, entangled arm lock na ginawa ko, ano na lang yan eh. Kumbaga, follow up doon sa pwedeng scenario na may, dahil may adrenaline. Pero after that, pwedeng patay pa rin ako. So ang tricky part sa ground, hindi ka ba, ang hirap mag-isip. Oo. Ng technique kasi ang mindset mo, nasan ba yung weapon? Whether, ah, yung weapon. Kung ikaw yung de-defend, hanapin mo para hindi ka tamaan. Kung ako naman yung may hawak, huwag yung maagaw. So basta habang hindi mo naaagaw yung ano, hindi mo naaagaw yung weapon, is largely at risk ka talaga kahit anong technique yung gawin mo. Ang priority kung nasaan pa rin yung weapon, other than kung ano man yung follow-up technique. Yes, yung kasi parang yun, hindi ako pwede magpabaya. Hindi pwede ang magiging passive lang ako na maghihintay sa atake. Kaya nga hinahabol ko talaga ng perme yung weapon hand. Pero kapag hindi ko na kaya, talagang tatamaan talaga ako eh. Kasi kapag nakalusot, hindi mo na makita eh. So magre-relay ka na lang dun sa ano eh, dun sa kung ano yung naramdaman mo sa ginagawa ng attacker mo. Pero may lulusot pa rin eh. Sa ano sabi, dyan sa top mount position na ganyan, tapos ano tawag dito, mas magiging safe ka ba yun kung aabangan mo siya instead na nag BJJ style na nakadikit ka sa katawan, or mas magiging safe ka ba kung didistansya ka ng konti tapos aabangan mo yung striking hand niya, or pasok ka pa rin talaga dun sa range? From this ano kasi ano to eh, close range talaga ito eh. So minsan kapag may ano, kapag squad ang pinag-usapan natin, lahat naman tayo dito nagpa-practice tayo ng grappling, okay? So BJJ, so nakikita mo effective yung technique, okay? Especially dun sa mounting position. So kasi nakuha natin yan dun sa ano, sa BJJ, di ba, yung tamang pag-mount, pag-control. Ang wala lang sa sport yung aspect na ano, na paano kapag may knife. So hindi ka basta-basta ano eh, yung kumbaga pwedeng maging passive. So mag quick reaction dapat eh. So ang nangyari sa akin dito, hindi ko na nga ma-judge yung distance eh, kasi ang distance nung kanyang kamay sa katawan ko eh, ang pinag-uusapan diyan ano lang, hindi nga lang inches eh, di ba? Konting kilos niya pwede na ako ano eh, madali eh. So mute yung ano, mute yung mag-open ka ng konting position. Oo. As much as possible, dapat ang kailangan mo talaga makontrol yung kamay niya. This scenario, ito okay ito na ganito, no? One-on-one. Problema nito kapag may kasama. Okay. So hindi ko alam kung mag-survive ako dito. So let's just leave it at that. Okay.